everyone! Today is Sunday. And sabi ko nga, pag Sunday, schedule natin ang pag-water ng ating cactus and succulents. Gaya rin ng aking sinabi nung aking last video ko, nung pinicture ko si aloe succulent. Diba sa dulo na video niyon, sabi ko, ipipicture ko naman ngayon si Black Prince. Kaya, eto, pinapakita ko sa inyo ang aking Black Prince collection. Eto, yan. Eto ang aking first na Black Prince. Sobrang ka-black na siya. Eto naman, etong Black Prince na to, in-order ko siya sa Shopee. Kasama ito. Black na rin sila ngayon kasi na-stress na. Ganyan kasi ang mga succulents. Gumaganda kapag ka na-stress. Ang soil mix na ginamit ko sa kanila, yun pa rin, garden soil, may kaunting pumice, carbonated rice hull, and vermicast. Yan lang yung apat na combination na ginagamit ko. So, sariling measurement, sariling timpla pa rin. About naman sa pag-water ng Black Prince ko, kagaya rin ng lahat ng aking mga CNS, Sunday lang talaga. So, once a week lang talaga ako nag-water ng aking mga cactus and succulents. Sabay-sabay ko silang bibiligan lahat. Pagkabili ko kay Black Prince, green pa siya, hindi pa siya black. So, green pa siya, pero healthy na siya. Malalapad yung dahon niya. Ito yung first na nabili ko. Green na green ito noon. Pero, ngayon, na-stress na siya kasi nilalagay ko din siya sa area na marami siyang sunlight na nakukuha. Ang nangyari noon, nung green pa siya, kasi bago pa lang siya sa akin, nung ni-repot ko na siya, so, syempre, pagka-repot natin sa mga CNS natin, hindi natin sila pwedeng diligan ng 1 to 2 weeks. Tapos, hindi rin natin sila pwedeng ibilad sa araw. Kaya, nilagay ko siya sa isang shaded area na hindi talaga nauulanan at hindi na aarawan. Ilang buwan na rin ang lumipas. Sabi ko, parang stable na siya. So, nilagay ko siya sa direct sunlight. Pinaarawan ko siya kasi akala ko magsusurvive na siya. Mali pala ako. Kailangan pala iunti-unti siyang turuan, paarawan. Kaya ang advice ko sa inyo na huwag idiretsong paarawan si Black Prince. Kasi magkaka-sunburn. Merong mga sunburn si Black Prince. Ito. Yan, sunburn yan. At saka yan. Sunburn. At saka, hindi na siya nawawala. Magiging forever na scar niya ang sunburn na yan. Pero, don't worry kung may sunburn si Black Prince natin. Mabubuhay pa rin naman siya at magiging healthy. Kaya lang, hayaan na lang natin yung sunburn. So, sa susunod, huwag nating idiretsyong paarawan si Black Prince kasi magkaka-sunburn siya. At hindi yon mawawala sa kanya. Nakita ko na nagka-sunburn si Black Prince. Binalik ko siya sa shaded area. So, mga after 2 weeks nun, unti-unti ko siyang sinanay sa napaarawan. So, nilagay ko siya muna sa area na yung araw ay mag-uumpisa ng 8 a.m. hanggang 10 a.m. So, dun. Tapos, hindi na siya maarawan sa hapon. Mga 1 week ko siyang sinanay dun. Tapos, after ng 1 week, nilagay ko naman siya sa isang area na yung araw ay mag-start ng 8 a.m. hanggang 11 a.m. So, sa hapon, hindi rin siya naaarawan. So, nasa brightly shaded area na siya.
hindi ko muna siya tinulsan. Nakakaawa naman siya pag sinaarawan natin siya ng hapon. Kasi diba, mas masakit yung araw, yung init, kapag ka mga 12 noon hanggang alas 4 ng hapon. Matagal na siya sa akin, pero green pa rin siya. Gusto ko kasi siya maging black. Kaya pinaarawan ko siya. And napansin ko noon, nung green pa siya, wala siyang mga babies, o wala siyang mga pups. Eh, tayo, gusto natin magparami ng black prints, diba? So, nung nilagay ko siya sa area na may araw, napansin ko, nagkaroon siya ng mga pups. Ito. Meron siyang pups. And parang may dalawang flower stalk. Ito at saka ito. Parang flower stalk siya. Pero hindi pa siya umataas. Ayan ang kanyang pups sa baba. So kung may black paints kayo, tapos green pa siya, unti-unti nyo siyang isanay sa may araw. At magkakaroon siya ng pups. At magkakaroon siya ng flower stalk. Ito naman, may maliit na pups siya dito banda, at saka, meron din dito. Kita nyo, yung maliit na may ano, sana nakita nyo. Ito naman, bago pa lang din siya sa area na may araw na 8 a.m. mga 11 a.m. Pero napansin ko, wala pa siyang pups. So, maghintay-hintay lang tayo ng mga ilang weeks. Tapos, napansin ko, unti-unti na rin siya nagiging black. Kaya, okay na yon. Sa ibabaw ng kanilang soil mix, nilalagyan ko ng Osmocote. Kaya, advisable din siya sa mga experts sa cactus and succulents. Actually, maraming klase din ng fertilizer. Kaya lang, nagsistick lang ako sa Osmocote. Napansin nyo, wala akong palamuti or wala akong pebbles na nilagay sa ibabaw. Kasi, ang plano ko kasi dito, ilipat ko siya ng pot na mas maliit. Kasi, napansin nyo naman, ang laki ng pot na pinaglagyan ko sa kanya. Kasi, wala akong ibang pot nung time na dumating siya sa akin. Kaya, dito ko muna siya nilagay. Pero nakabili na ako ng pot na tamang-tama lang sa kanya, so ililipat ko siya doon. Kaya wala siyang mga palamuti sa ibaba, wala siyang mga white pebbles or ano man. Eto siya, nilagyan ko siya ng pebbles na orange. Pero pala, hindi pala sa lahat ng ating cactus and succulents, hindi pala lahat dapat lagyan ng mga pebbles sa ibabaw. Kasi yung isa kong jelly bean, nilagyan ko siya ng pebbles sa ibabaw. Kaya lang, hindi niya nagustuhan. Or kaya, nabibigatan yung jelly bean dun sa pebbles na nilagay ko. Kaya ngayon, inalis ko. Pero it is some black beans. Okay lang siya. May mga pebbles sa ibabaw niya. Pag marami kasing pebbles sa ibabaw, parang para natin siyang sinasakal. Kaya, huwag masyado. Lagyan din natin ng space na tama-tama na makahinga naman siya. Best friend na kami ni Black Prince. Kasi, nahuli ko ang Filipina. Kaya ngayon, super okay na kaming dalawa. Na may maraming araw siya nakukuha. At saka, pinapaulanan ko na rin siya. Kaya yan, nayaan ko na siya. Sa propagation naman, mas effective sa akin ang leaf propagation. Gusto kong i-try yung clustering. Hintayin natin na tumaas pa siya ng konti kasi para pag-cluster natin, meron pa rin maiiwan sa baba at saka meron pa rin part ng kanyang stem na madadala sa may ibabaw na part. Ayan. Ito ay galing sa leaf propagation. Ayan o, ang kanyang leaf. Nakinuha ko galing dito sa kanya. Twin head siya.
Tapos, hahayaan na natin siya. Ini-sprayhan ko siya kasi may mga ugot na kasi siya. And kailangan siyang alalayan ng spray. Ha? Nilagay ko siya sa isang cute na terracotta pot na na-order ko rin sa Shopee. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung paano kumuha ng dahon na ipopropagate natin galing sa ating mother plant. Ito yung pinaka matagal ko na. And guys, pag kukuha tayo ng leaf na ipopropagate natin galing sa ating mother plant, make sure na yung leaf na kukunin natin ay galing sa ilalim. Kasi ito na yung pinaka-mature na part. So, mabubuhay na yan siya kapag katama yung pagkuha natin sa kanya. So, subok tayo ng isa. Try natin ito. Ilahin nyo lang siya ng left to right hanggang sa matanggal na yung leaf niya. So, meron na tayong isa. Tapos, kukuha pa tayo ng madama. Meron ako ditong inihanda na pot. Meron na siyang soil mix na ginawa ko. Tapos, ang gagawin natin, pag may nakuha tayong dahon dito sa mga mother plants na to, ilalagay natin dito sa ibabaw. Yan. Hindi natin siya pwedeng sprayhan muna kasi baka hindi siya mabuhay. So, kuha pa tayo ng isa pang leaf. Ayan. May dalawa na tayo. And place it to the soil. So, healthy itong leaf na to kasi matigas. Sana okay yung pagkakuha. Ayan. Meron na tayong tatlong leaf. So, guys, pag meron tayong hindi nag-work na propagation, huwag tayong ma-discourage, ha? Kasi ganyan talaga yan. Hindi naman lahat na ating ipopropagate ay mabubuhay. Kaya kung meron man tayong failure na pinropagate, okay lang yan. Subukan ulit natin. Subok lang tayo ng subok hanggang sa mag-successful ang ating leaf propagation kay Blackwing. Kasi ganyan din ako nung una ko nag-propagate. Marami akong hindi successful, pero sinubukan ko pa rin. Hanggang ngayon, sinusubukan ko pa rin talaga. At gusto ko maparami ang aking Blackwings kasi gustong-gusto ko ang Blackwings. Ayan. So, may apat na tayo. So, eto na yung last natin. Yan, ang ating mga nakuhang leaf para sa ating propagation. Mga 6 na dahon. So, i-update ko kayo sa progress ng project natin na leaf propagation kay Black Prince. So, I think yun lamang po ang tungkol kay Black Prince. Huwag niyo kalimutan na mag-like sa videong ito at mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. At kung meron kayong comments and suggestions, please comment below. Stay safe everyone kasi nandyan pa rin ang virus. Kaya ingat-ingat lang tayo. Salamat! Thank you for watching!